Isang magandang umaga po sa bawat isa. Nawa po ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay sumaating lahat. Ako po pala si Brother Gerald ng Jesus Christ, The Door of Blessings International Inc. At wini-welcome ko po pala ang bawat isa sa ating live streaming ng ating Sunday morning service. Okay, dito po sa Jesus Christ, The Door of Blessings official page. Bago po pala tayo tumuloy, bago tayo magsimula. So, darako po muna tayo sa ating mga pabalita para at least aware naman po ang bawat isa kung ano po ba ang ating mga ginagawa, ano? Lalo na ngayon na meron pong tinatawag na community quarantine. So, dahil po hindi po tayo makapag-held ng ating mga normal services sa ating mga churches. So ito po yung isa sa mga paraan na ginagamit natin para po abutin ang ating mga kapatid. Kasi sinasamantala po natin yung pagkakataon na ang bawat isa po ay nasa ating mga tahanan. So ito po yung the best na pagkakataon para po tayo makapagnilay-nilay, tayo po ay makapag-aral at lalo pa po natin makilala yung Panginoon sapagkat ito po yung binigay na perfect timing ng ating Panginoon para lalo po natin siyang makilala. Ano po? So, ito po yung mga activities na ating ginagawa para po lalong mapalakas at lalo pong ma-inform po yung mga tao, ano po, tungkol sa salita ng Diyos. Meron po tayong Jesus, ikaw ang kanlungan. Headed po yan ng ating head pastor, Pastor Lito Marasigan. Ito po ay every Tuesdays and Thursdays at 8 p.m. Okay, so manood po kayo. Napakaganda po ng mga mensahe natin dyan. Ano po? At meron din po tayong Sunday morning service at ito po yun every 8 a.m. ano po, so 8 a.m. po start na po tayo ng praise and worship, 8 a.m. until 9 a.m. and then start po, ito na po yung live streaming natin sa ating official page ng JCTDOB Pasig, ano po, 8 a.m. Sunday morning service at mamayang hapon po 5 p.m. naman po yun ang ating Sunday evening service. Okay. So, mamaya po pala, stay tuned po kayo. Kasi po, meron po tayong, after po ng ating Sunday service, meron po tayong communion. Ano po? Napakahalaga po nito mga kapatid ko. Ano po? Kasi dito po lalo nating maunawaan kung bakit po ba natin ito ginagawa, para saan po ba itong mga ginagawa natin. Okay, ano po? Kasi very biblical po ang nangyayaring ito ngayon mga kapatid ko. Lahat pong ito ay nanggaling po ito sa Bible. Na-prophesy na po ito sa Bible, mangyayari at mangyayari po ito mga kapatid ko. At napakahalaga po kung bakit kailangan nating tanggapin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So mamaya po, mas maganda po kung makabili po kayo ng juice at saka tinapay kasi wala po tayong mabilan ng ostya. So sumabay po kayo talaga mamaya. Stay tuned po sa ating official page. Okay? Jesus Christ, The Door of Blessings Incorporated. Sumabay po kayo 5 p.m. Napakahalaga po niyan. Okay, meron po tayong communion. Again, bumili na po kayo ng juice at ng tinapay. Kahit ano po, Sky Flakes lang po, pwede na po yun. Ano po? Ang mahalaga lang po dyan is maunawaan natin ano? Kung bakit kailangan natin tanggapin si Kristo at maunawaan natin kung gaano kahalaga, ano yung tanggapin natin ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Ano po? Sapagkat yun po, para sa kaalaman ng lahat, ang kanyang banal na dugo, ano po, yun po yung kanyang pinantubos para sa ating lahat, ng Panginoon Jesus, para ang ating mga kaluwa ay magkaroon ng kaligtasan. So mamaya po, i-educate po tayo, tuturuan po tayo ng ating mahal na pastor ng kahalagahan ng pagtanggap ng ating Panginoong Jesus. At yun po, sumunod po tayo sa instruction kung ano po yung gagawin, kung ano po ang ating makikita during our communion. Ano po? So, napakahalaga po nun mga kapatid ko. Okay, so yun po yung ating mga pabalita. So, bago po pala ako mag-start, ano po, nais ko lamang pong simulan ito ng isang panalangin. Kasi, in everything that we do, sabi nga, we should put God first. Yun po yung pinakamahalaga. So, napakahalaga, pagising natin sa umaga, pray muna. Bago natin tapusin ang araw, pray muna, lalo na ganitong pasama ng pasamaang panahon. Talaga prayer, napaka importante, very necessary po yung prayer, no? Talagang patatagin natin ang ating prayer life. So sumunod po kayo sa akin. So let's bow our heads.
Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan ka namin, Panginoon Lord God. Panginoon, O Diyos, talagang ang kaguluhan sa labas, Panginoon Lord God, ang kasamaan, Panginoon, sa labas, Panginoon, ay talagang talamak na, Panginoon Lord God. Pero Panginoon Lord God, nandirito pa rin kami, O Diyos, sa iyong harapan, Panginoon Lord God. Hindi dahil sa aming sariling lakas at talino, Panginoon Lord God, kundi dahil sa iyong katapatan na kami iingatan, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan gaya ng iyong pangako, Panginoon Lord God. Kaya patuloy ka naming pinupuri, niluluwalhati at itinataas sa aming kalagitnaan, Panginoon Lord God. Panginoon, pangunahan mo kami, O Diyos, sa aming Sunday service na ito, O Diyos, ikaw talaga, O Diyos, at ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang aming hinihingi na talagang sumama, mag-lead sa amin, mangusap sa amin. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa, make it a perfect soil, Panginoon Lord God, para sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon Lord God. Panginoon, bigyan mo po ng kapayapaan ang puso ng bawat isa, Panginoon. Tanggalin mo, O Diyos, ang lahat ng sumasagabal, lahat, O Diyos, ng balakid, Panginoon Lord God, upang hindi kami makapakinig, Panginoon Lord God, ng iyong salita. Tanggalin mo ito, O Diyos, at sawatain mo, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon Lord God. In your name, Jesus, Panginoon Lord God, we rebuke all the distractions of the enemy, Panginoon Lord God. By your blood, Jesus, cover everyone, Panginoon Lord God. And I pray, Panginoon Lord God, na sa araw na ito, O Diyos, Panginoon Lord God, for you are a victorious God. Kami man, Panginoon Lord God, ay magiging victorious din kami, Panginoon Lord God, sapagkat kami ay palalakasin mo, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. And we pray, Panginoon Lord God, na ang iyong salita, Panginoon Lord God, ay talagang titimo sa puso ng bawat isa, Panginoon, at ito ay aming isa sa buhay bilang mga tunay na Kristiyano. Panginoon Lord God, samahan mo kami, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Ito ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, salamat po sa pagsabay sa ating panalangin. So, obviously, mga kapatid, base po sa mga nangyayari sa paligid, ano po, we are already, aminin man natin o hindi, we are already at the tail end of the end times. So talagang malapit na po talaga yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, no? Very biblical po itong mga nangyayaring ito. At para po sa akin ay itinuturing ko po itong isang privilege o isang pribilehiyo na magamit po ng ating Panginoon, ano, sa ganitong gawain, ano po, sapagkat bihira lang po, no, na ang isang ganitong pagkakataon na dumating sa isang tao na magamit siya ng Panginoon Lord God, especially ngayon sa tail end na tayo ng end times, ano, napaka-necessary para po sa akin. It is an honor na sabi ko nga, Panginoon, sino po ba ako para gamitin mo, Panginoon Lord God? But you are so faithful, Panginoon Lord God. You are so good to me na ginamit mo po ang iyong lingkod, si Brother Gerald, para gamitin mo as your mouthpiece, Panginoon Lord God, para sa araw na ito. At binabalik ko sa Panginoon ang papuri at pagsamba, pagpapasalamat, okay, sa paggamit niya sa akin sa ganitong pagkakataon, ano po. Okay, so naalala ko tuloy si John the Baptist, ano po. Siya po yung ginamit ng Panginoon na sinabi doon, to make way for the Lord. Siya po yung boses sa ilang, no? Siya yung ginamit ng Panginoon para ihanda ang pagdating ng Panginoon. Nagbaptize po siya ng mga tao dahil po darating yung Misaya, ang ating Panginoong Jesus. So naalala ko po si John the Baptist, ano po. So naniniwala po ako na ang bawat isa ay meron po talagang role, meron po talagang parte tayo na ginagampanan sa nangyayari ito dito sa end times na ito, sa tinatawag natin na tail end ng end times. So ang bawat isa ay talagang kailangan gampanan po ang itong mga tungkulin na ito, kasi God is a perfect God and He is an all-knowing God, at wala pong aksidente sa Kanya, ano po. At ang ating Panginoon ay talagang planado po niya, ganun po siya ka all-knowing, ano po. So again, everyone plays a big role dito po sa last days na ito, nitong mga pangyayari na ito, ano po. At sa ganitong crisis, hindi dapat tanong kung kailan po ba matatapos ito. Ganun palagi yung mga tao, kailan ba matatapos itong crisis na ito. At para sa akin po, yun po yung mga tanong ng mga tao na wala po silang pakialam, especially po sa mga kahit sa sarili nilang kaligtasan, ano, nagmamadali lang po silang matapos yung lockdown, matapos itong problema sa COVID-19, hanggang doon lang po ang kanilang iniisip. Pero naniniwala po ako na hindi po yun ang tamang tanong. So unang tanong po dapat natin sa ating mga sarili, ang mga tao po ba ay may natutunan na
sa ganitong krisis, sa ganitong pangyayari, ang mga tao po ba ay natutunang magpakumbaba sa Diyos? Yun po yung mga tanong, hindi yung kailan matatapos. Ano po? Kasi naniniwala pa ako hanggat walang natutunan po yung mga tao. At talaga may tendency po, sabi nga ni Prophet Sadu, ano po, meron pang mangyayari, pwedeng mangyari kapag ang tao ay walang natutunan, walang leksyon na natutunan sa pangyayaring ito, ano po. At isa pang tanong, kung ilan na po ba ang nadala natin sa Panginoon nung dumating itong crisis na ito, itong COVID-19 na ito, ilan na po ba ang napatanggap natin, ilan na po ba sa mga mahal natin sa buhay, ano ang nashare natin ng gospel, ilan na ba ang nashare natin tungkol kay Jesus Christ, ano, hindi yung kailan matatapos. Kasi kung ganun lang po ng ganun, isinasayang lang po natin yung ating mga oras at panahon, ano po, at makikita na kahit sa ating sarili, wala po tayong pakialam sa ating sariling kaligtasan, ano po. So kailangan incline po tayo sa or align po tayo sa kung ano pong kalooban ng Diyos na nangyayari ito. Sabayan po natin ito, ano po, mga kapatid ko. Okay, so ako po personally, naniniwala po ako na alam po ng Panginoong Diyos ang kanyang ginagawa. Ito po ay makikita po natin sa Isaiah 31:2. Ito po, basahin po natin yan, Isaiah 31:2. Ganito po yung sinasabi ng Panginoon: alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa, nagpapadala siya ng salot. So ito na po yun. Gagawin niya ang kanyang sinabi, parurusahan niya ang masasama at ang mga nagtatanggol sa kanila. So ganun po talaga, didisiplinahin po ng Panginoon ang mga tao, magpapadala po siya ng salot. Ito po ay naniniwala po ako, mga kapatid ko, that this is a preparation po para sa second coming ng ating Panginoong Jesus. Kasi ganito po, isipin nyo na lang po kung bigla na lang po bumalik ang ating Panginoong Jesus at hindi alam ng tao na mangyayari pala yun. Ano po? Edi marami po talaga, ano po, marami ang hindi maliligtas. Ako, aminado ako lalo sa mga mahal ko sa buhay kasi hindi pa lahat tumatanggap. Kung hindi gagawin ng Panginoon ito, yung ganitong pagsubok, itong crisis na ito, yung COVID-19 na ito, sa buong mundo, marami talaga ang mapapahamak. Pag dumating yung tinatawag na second coming, yung tinatawag natin na pagbabalik ng ating Panginoon, yung tinatawag na aagawin niya ang lahat, ano, sa himpapawid, ano po, yun po ang sinasabi natin na talagang maraming mapapahamak, ano po, kasi maraming tao pa, una sa maraming tao pang walang takot sa Diyos, ano po, obvious naman po, maraming mga tao yung hindi naniniwala sa Diyos, ano po, kaya pag ginawa ng Panginoon ay babalik ka agad ng Panginoong Jesus, na hindi na ihanda ang mga tao, na hindi aware ang mga tao, no, na sa second coming ng ating Panginoon, so marami talagang maiiwan, marami po talagang hindi maliligtas, marami po talagang mapupunta sa impyerno. So again, naniniwala po ako that this is a preparation po ng ating Panginoong Diyos para po sa second coming ng Panginoong Jesus, para maging aware po ang bawat isa, para ang bawat isa ay mamuhay ng may katalinuhan, para ang bawat isa ay isipin nila yung ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Alam naman po natin kung gaano po kahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao para sa Panginoon. No, sabi nga ng Panginoon sa Mark 8:36, aanhin mo man kung makamtan mo ang buong sanlibutan, kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano po? At isa pa, sabi ng Panginoon, kahit isang tao lang daw po, isang kaluluwa lang ang magbabalik loob sa Panginoon. No? Laksa-laksang anghel, libu-libong anghel ang magkakasiyahan sa langit. Kahit isang kaluluwa lang po. Dahil ganun po ka-importante ang kaluluwa ng tao para sa Diyos. Dahil kung babalikan po natin yung story of creation, ano po, kay Adan at kay Eva, bago po gawin po ng Panginoong Diyos si Adan, okay, mula sa alabok, ano po, hiningahan po niya ito sa kanyang ilong ng espiritu. Okay? So, ang ating katawang lupa ay talagang babalik po yan sa alabok. Pero yung espiritu po natin, dapat po yan bumalik kung saan po yan nang galing, at yun po ay mula sa Diyos. Okay? So, huwag po nating lulukohin yung ating sarili. Huwag na po tayong mamuhay sa kasinungalingan. Ano po? Dapat po, kung tayo man ang ililisan dito sa mundong ito, dapat po ang espiritu na yon ay babalik kung saan siya nang galing, kundi walang iba doon sa ating Panginoon, ano po, sa Diyos na naghinga doon sa ilong ni Adan. Ano po, doon babalik dapat ating espiritu sa Diyos, doon sa kanyang kaharian, doon sa langit, ano po, para magkaroon po ng reunion ang ating kaluluwa at ating Panginoong Diyos. Ano po, so kung hindi po ito ipapahintulot ng ating Panginoon, so talagang marami po ang mapapahamak, talagang
napakaganda ng ginawa ng Panginoon, although alam natin na talagang nakakalungkot lang kasi marami talagang apektado. Pero para sa akin po, this is the best time, ano po, para magnilay-nilay, para po mamuhay sa katotohanan ang bawat isa. Ano po? So habang ginagawa po ng Diyos ang kanyang kalooban, gawin din po natin ang ating mga tungkulin during these end times, okay? Especially na nasa tail end na tayo ng end times, mga kapatid ko. So ito po yung mga pag-uusapan natin sa mga oras at sandaling ito, mga kapatid ko. Ano po? So hindi ko na po patatagalin pa. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew 24 beginning verse 45 to 51 again. Matthew 24, 45 to 51. So sa mga nakakaalam po, alam po natin na yung tungkol po sa Matthew 24, ito po yung ano, no? Andito po yung prophecy ng ating Panginoon tungkol sa mangyayari, no? Sa mangyayaring wakas. So dito sinalaysay ng ating Panginoong Hesus kung ano bang mangyayari during the end time sa kanyang muling pagbabalik. Ano po? So babasahin ko na po ang ating verse for today. Ito po ay ang Matthew 24, 45 to 51. Okay, so sa English version, ganito po. Whom then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards, the master of that servant will come on that day when he is not looking for him, and at an hour he is not aware of, and will cut him in two and appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Basahin naman po natin sa Tagalog version. Ganito pong sinasabi. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal pa ang aking Panginoon, at magsimulang bubugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. So, short prayer lang po. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. I pray, Father God, sa mga oras at sandaling ito, Panginoon, gamitin mo lamang ang iyong lingkod as your mouthpiece, Panginoon Lord God. Lagyan mo, O Diyos, ng kapangyarihan, Panginoon, ang bawat salita na namumutawi sa aking labi, Panginoon Lord God. Pour out your anointing, Panginoon, sa iyong lingkod, na madaling maunawaan ang bawat isa kung ano ang nais mong iparating sa bawat isa. Lagyan mo po ito ng kapangyarihan, O Diyos. Pour out your anointing at sawatain mo po, O Diyos, ang mga kaaway, Panginoon Lord God, na nais makialam sa iyong gawain, Panginoon, O Diyos. And I pray, Panginoon, na hindi ito manakaw ng kaaway sa puso ng bawat isa, bagkos ito ay titimo, Panginoon. Ito po ay lalago at ito po ay magbubunga sa aming mga puso. We claim victory. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po pala ay isang call center agent. Ano po? So nakakalungkot nga lang po kasi dahil dito sa itong community quarantine, ano po. So hindi po ako nakapag work from home kasi nga hindi po makapag-install ng internet, ano po, yung mga providers. Pero bilang isang call center agent po, isa po sa mga trabaho ko po is yung magkaroon po ng communication, of course, sa ating mga callers, sa aming mga customers, ano po. At isa po sa mga ginagawa po pala namin is mag
build ng rapport na tinatawag. Ang pagbibuild po pala ng rapport ay purpose po nun ay para mapagaan, ano po, maging light po yung situation, ano po, para bago mag-start ng inyong kung anong transaction, maging light yung usapan nyo, parang pakikipagkaibigan po yun, ano po. At marami po sa mga callers na nakausap ko, lalo na kapag malaman nila na ikaw ay taga-ibang bansa, sila po ay interesado, ano po, sila po ay gustong-gusto nila yung ganun, yung kaunting kamustahan, ano po, yun ang gustong-gusto ng mga ibang callers, pag lalo na pag alam nila na ikaw ay nasa ibang lahi, ano. Pero meron naman po, nakakalungkot, meron naman po ng mga callers na masyado po silang, ano, masasabi natin KJ, ano po, yung iba, diretsa kang sasabihin sa'yo na, just give me what I need, sasabihin ka agad sa'yo, no? Parang direct to the point, no? Parang nakakalungkot, ayaw nila ng kaunting kamustahan, ayaw nila. Yung iba naman, sasabihin nila, just do your job, ano, sasabihin nila sa'yo, no? Just give me what I need, just hurry up, and just do your job, ano? So, siyempre, dahil po, yun po naman talaga yung trabaho ko bilang call center agent, ang i-provide po yung pangangailangan nila, ano po. So, wala kang magagawa, kundi mag-proceed dun sa kung ano talaga yung purpose ng pagtatrabaho mo. At yun ay yung pagbigay ng impormasyon at kung anong hinihingi ng ating mga callers. Ano po. Okay. So, dito po, sa pag-uusapan nating teksto, ano po, makikita natin dito, ito po ay tungkol sa isang alipin na pinagkatiwalaan po ng kanyang Panginoon ng isang tungkulin. Ano po? At ipinapakita rin po dito ang dalawang posibleng mangyari. Una, kapag yung alipin yaon ay magiging mabuti o tapat sa kanyang tungkulin. Ano po? Yun po yung una kanina. At pangalawa naman at ay kung siya ay magpakasama. Ano? Pinakita dito, una, isang alipin na binigyan ng tungkulin ng kanyang Panginoon at dalawang possibilities or posibilidad na mangyari kapag ang alipin na yun ay maging tapat sa kanyang tungkulin. Pangalawa, kung ang alipin na yun ay magpakasama, yung sinabi kanila na binugbog niya ang kanyang mga kapwa-alipin na ipag-inuman sa mga lasenggo. Ano po? Okay. So, speaking of tungkulin po pala, kami po pala sa aming magkakapatid, kami po ay pito, ano po, kami pito ay pitong magkakapatid at ako po yung bunso. Ako po ay may mga may kapatid, meron po akong mga kapatid na teachers, ano po. So meron po silang tungkulin, ano po, na ginagampanan as teachers. Meron din po akong mga kuya, ano po, mga kapatid na public servants, isa pong barangay chairman sa province at isang barangay kagawad. Ano po, sila rin po ay may mga sinumpaang tungkulin, ano po. At ako po, bilang bunso, ako po ay bunso sa magkakapatid. Meron din po akong tungkulin na ginagampanan, ano po. Ako po ay isang Kristiyano, ano po. At ako po ay isang lingkod ng kataas-taasang Diyos. So, meron din po akong tungkulin na ginagampanan, ano po. Especially bilang isang ebanghelista. So, kaya mapapansin ng mga kamag-anak ko, ang ginagawa ko po ngayon, especially nung pagdating nitong COVID na ito, talagang nagsishare ako sa kanila ng Word of God. Pag meron pong may mga karamdaman, talagang naglilid ako sa kanila sa prayer, alam na alam po yan ng aking family. Ano po, kasi isa po yung, para sa akin, isa po yung tungkulin na inatas sa atin ng kataas-taas ang Diyos. Ano po? So, bilang isang tungkulin o alagad ng Diyos, obligado po ako na mag-comply, ano po, sa Great Commission na tinatawag. Makikita po natin itong Great Commission sa Matthew 28:19. Ano po, ito po ay nag-uutos sa mga alagad na ipangaral yung ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ano po? So sa mga oras na ito, mga kapatid ko, pag-uusapan natin kung paano ba natin gagampanan ang ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano, especially during this end times, ano po. So, ito po yung ating title. Hayaan niyo po akong mangaral sa paksang ito. Just do your job. Matthew 24:45-51, ano po. Una po, pag-uusapan po muna natin ito, itong the qualities of a good servant. So, binanggit po kanina sa verse 45, sabi po doon, who then is a faithful and wise servant. Okay, so binanggit po dito yung qualities of the good servant. Ano po? Una, pag-uusapan po natin, faithful o tapat. Ano po? So, ano po ba yung definition? Okay, sinerge po ko po yung definition ng faithful o pagiging tapat. Ibig sabihin po niyan, loyal. Ano po? Loyal, constant, and
steadfast, ano po, may paninindigan na talagang constant, consistent po siya sa kanyang ginagawa, loyal, at ito po yung tapat o faithful. So, sa ibang salin, ano po. Naalala ko po pala, marami pong mga movies akong napanood tungkol sa katapatan, ano po. Kadalasan dyan, ano, yung pagdating sa katapatan is yung mga kasundaluhan, ano po, di ba, napanood natin yung mga sundalo na talagang sobrang tapat sila sa kanilang tungkulin, ano natin na sinumpaan. Especially mapapanood natin ito yung sa mga gera-gera, no? Na kahit anong mangyari dahil sila po ay tapat na paglingkuran ang kanilang bansa, ano po, ipagtanggol ang kanilang mga mamamayan, so makikita natin na talagang up to the last breath, ano po, talagang pinapakita ng mga kasundaluhan ang kanilang katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. At isa pa po dyan, may nakikita rin ako mga pelikula na, for example, yung isang alaga, ano, merong may nakita akong movie na yung isang alagang aso, ano po, na hindi po niya iniwan ng kanyang master, ganun po siya katapat, ano po. So akala ng master niya na siya ay nandun na sa isang talagang peligrong kalagayan, akala niya ay iiwan siya, no? Pero hindi niya inaasahan na ang kanyang alagang aso, dahil sa kanyang sobrang katapatan, ano, hindi siya iniwan. And in fact, pagkaalala ko, yung alagang aso pa niya, yun po yung nakatulong sa kanyang master, dahil talagang makikita natin, sabi nga nila, dogs are best friends, ano, man's best friend ang mga aso, ano. So meron din pong mga kwento ng katapatan, halimbawa sa pag-ibig, ano po, yung katapatan sa pag-ibig. Naalala ko po pala, yung aking mother-in-law po, every 3 p.m. po siya, nanonood po siya ng isang teleserye, no? Ito naman po ay kwento ng isang, opposite naman po ito. Ito po ay, yung lalaki po ay niloko po niya yung kanyang asawa. It is the opposite of faithfulness, so, dahil ang lalaki hindi naging tapat sa kanyang asawa, so nagkanda loko-loko rin ang kanilang buhay, ano po. So yung mga ito po yung mga makikita natin na tungkol sa katapatan at tungkol sa pagtatalikod sa kanilang tungkulin, ito yung mga makikita natin sa paligid, ano po. So here in God's business po, mga kapatid ko, God is expecting us to do our job and to be faithful to Him at all times. May nanonood man po o wala, ang Diyos po ay umaasa na gagawin po natin ang ating mga tungkulin bilang mga totoong Kristiyano. Ano po? So ang pagiging tapat po ay para sa akin isang napakagandang karakter. Sabi nga ni Pastor Dos palagi, ang tapat, baliktarin mo man siya, tapat pa rin. Ano po? So siya lang ang nakita natin na word, di ko lang alam sa iba. Pero yung pagdating sa karakter na kahit baliktarin mo man tapat, still tapat pa rin siya. Ano po? So napakaganda. Ano po? So, una, we have to know that we are faithfulness is one of the fruits of the Spirit. Makikita po natin yan sa Galatians 5:22, ano? Faithfulness o katapatan. So, bilang mga Kristiyano, tinitingnan po ng ating Panginoon Diyos ang ating loyalty sa Kanya. Kung maalala po natin, mula pa lang po kasi sa Old Testament, ano po? Mula pa lang kay Adan tsaka kay Eva, ano po? Hanggang kila Moises sa mga Israelites, ano po? Talagang ang Panginoon po, kung ito yung term na masasabi natin na dalang-dala na po yung Panginoon, ano po, sa katigasan ng ulo ng tao, yung faithfulness po ng tao, talagang nawawala po talaga ito. Una po, imaginein po natin si yung unang kinreate ng ating Panginoon, si Adan at si Eva, ano po, simple instruction lang po yung sinabi niya, huwag nilang kakainin, ni hahawakan, ano po, yung prutas ng pagkaalam ng tama at ng mali. Pero dahil hindi sila naging faithful, no? Hindi sila naging tapat sa Panginoon, kaya po pumasok yung kasalanan sa mundo. At ganun din po sa mga Israelites, ano po nangyari. Maya-maya, kahit gumawa man ang Panginoon ng isang makapangyarihang himala sa kanilang harapan, no? After few years, ano po, nawawala na naman sa isip nila yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila, at hindi na naman sila nagiging tapat. So tayo po, ngayon sa end times, ang Panginoon po ay nakatingin sa atin. So tinitingnan po ng ating Panginoon yung ating katapatan bilang kanyang mga lingkod. Ano po? So kaya nga po nung unang, kaya nga po sa una-una, sa Ten Commandments po, una-una po sa lahat is yung you shall have no other gods besides me. Huwag kayong
magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yun po yung una-unang binigay ng Panginoon. Kasi alam po ng Diyos na ang tao talaga is talagang, siguro talaga sadyang makalimutin o sadyang matigas lang talaga ang ulo. Kaya unang-una sa lahat, yun talaga yung nilagay ng Panginoon. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pero very obvious naman po, no? Lalo na sa panahon ngayon, kaya hindi rin po natin talaga masisi ang Panginoon kasi marami na po talaga ang mga tao na hindi na siya yung sinasamba. Ano po, meron po talagang dahilan yung Panginoon para po tayo ay disiplinahin. Dahil una sa lahat, marami na pong dinudyos yung mga tao sa ngayon. False gods, mga rebulto, at isa rin po dyan yung mga gadgets, ano? Minsan pagising pa lang sa umaga, hindi na nagpipray, hindi na Diyos yung hinahanap. Ano po, marami pong mga false gods, marami pong sinasamba yung mga tao ngayon, at ang mga tao ay hindi na nagiging tapat sa Kanya. Ano po? So kung hindi po natin kilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi rin po tayo magiging tapat sa Kanya. So una po, kilalanin po natin ang Diyos pagdating po sa Kanyang katapatan. Ano po? Okay, so ito po yung mga verses na nagpapakita ng katapatan ng ating Panginoon Diyos sa ating mga tao. Hebrews 10.23, okay, makibasa po kayo sa akin. Sabi sa Hebrews 10.23, "We must hold on to the hope we have, never hesitating to tell people about it. We can trust God to do what He promised." Ano sinasabi dito? We can trust God to do what He promised. Pag ipinangako po ng Panginoon, talagang gagawin po niya. Sabi nga ng Panginoon sa Titus, hindi po siya nagsisinungaling. Ano po? So yan po ang isang karakter ng Diyos na hindi niya kayang baliin, ang pagsisinungaling. Ano po? And He will do what He promised. 1 Corinthians 1:9, ganito po yung sinasabi, "God is faithful. He is the one who has chosen you to share life with His Son, Jesus Christ, our Lord." Pinapakita po rito yung mga karakter ng ating Panginoon. God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Ano po? So, tayo po bilang mga tao, tayo po inilikha. Ano po? Sa wangis ng Panginoon. Ano po? At alam ng Panginoon na merong faithfulness sa atin. Meron lang talagang hindrances. Merong tinatawag na naghihinder sa mga tao para hindi natin ipakita itong karakter ng Panginoon na nagmula sa Kanya. Itong loyalty na ito, itong pagiging faithful natin sa Kanya. Ano po? Ang Diyos po ay tapat. So naniniwala po ang Diyos na dahil tayo nilikha sa Kanyang wangis, tayo rin po ay magiging tapat kagaya Niya. Isa pa po, sabi sa 2 Timothy 2:13, "If we are not faithful, He will still be faithful," sabi ng Panginoon, "because He cannot be false to Himself." Wow, hallelujah. Sabi dito, if we are not faithful, He will still be faithful kahit hindi tayo tapat na mga tao sa ating Panginoon. Still, He will be faithful. Salamat na lang po mga kapatid ko at meron tayong Diyos na kagaya nito. No, talagang tapat Siya sa Kanyang salita. Hindi Siya nagsisinungaling. Kaya sabi ng Panginoon, mas madali pa daw po na magunaw ang langit at ang lupa kaysa makabuluhan ang Kanyang mga salita. So ibig sabihin, lahat po ng sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, yan po ay magkaroon ng katuturan. Yan po ay magkakatotoo. So maging sensitibo po tayo lalo na po sa mga panahon pong ito, no? Napasama ang ating panahon. So God is expecting us to be faithful to Him, especially po sa mga Christians, okay, na nanonood po sa oras na ito. I believe that this is the best opportunity for us to share the gospel. Ito pong pagdating ng COVID-19 na ito, ng pandemic na ito, naniniwala po talaga ako na ito po yung best chance. Ano po? Kaya po, sa church natin talagang hinihimok natin ang bawat isa na talagang sumali sa ating panalangin. Okay? So sa ating devotion, mga katatayan po pala, meron kaming devotion every 4 to 5 p.m. Ano po? Kasi talagang yung mga tatay po kasi, sila po ang tinitingnan ng Diyos sa loob ng tahanan, hindi po yung mga nanay. Tatay po unang-una sa lahat ang tinitingnan ng Diyos. So, we should be men of God. Tayo dapat ang pinaka-spiritual sa loob ng tahanan. Ano po kayo, tayo mga katatayan? Ano po? Sa mga kananayan naman, meron din po silang devotion every 5 to 6 p.m. Ito po ay para palakasin. Ano po? Dahil talagang hindi na po tayo nakikipaglaro. Ano po?
kailangan seryosohin na po natin ang nangyayaring ito sa paligid. Ano po, huwag na po nating sayangin ang ating panahon, ang ating oras sa kaka-browse ng mga walang katuturang bagay sa ating mga cellphone. Ano po, gamitin po natin itong chance na ito na para po ay ang salita ng Diyos ay tumimo, lumago sa ating mga puso, at kapag ready na po tayo, pwede na po natin siyang i-share sa iba. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Ikaw muna yung patatatagin ng Panginoon sa kanyang salita, at kung ikaw ay ready na, share mo sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag niyo pong hayaan, mga kapatid ko, lalo sa lahat ng nanonood. Alam ko, hindi lahat po ng mga mahal natin sa buhay ligtas na, mga kapatid ko. Ano po? So, talagang i-equip natin ang ating sarili una, talagang ibabad natin ang ating sarili sa pananalangin. Ano po? Very powerful po yung panalangin. Ang sabi nga po ng Panginoon sa 1 Chronicles 7:14, di ba? If my people will humble themselves, no? Pray, seek my face, and turn away from their wicked ways. Sabi ng Panginoon noon, sabi ng Panginoon, diringgin ko sila, I will hear them from heaven, and I will heal their land. So sabi ng Panginoon doon, pagagalingin niya ang ating bayan kung marunong tayong magpakumbaba. Ano po, aminin natin ang ating mga pagkukulang instead na magmataas tayo sa Panginoon, instead na i-disregard natin ang Panginoon sa ating buhay. Ano po, so dapat na siya, higit sa lahat siya ang uunahin natin sa ating buhay. This is the best opportunity, mga kapatid ko. Para po pala sa kaalaman ng bawat isa, ano po, yung pinaka-essence po kasi ng isang family, since ang bawat isa na rin po ay nasa kanilang tahanan, dapat malaman ng bawat isa ang essence po ng tinatawag na family. Okay, ang totoong essence po ng family, Diyos, tatay, nanay, mga anak, or isasama din natin yung mga lolo at lola natin. Yan po yung totoong essence ng family. Ang nakakalungkot po kasi pag sinasabi natin ngayon na family, ang iniisip lang ng tao is yung tatay, nanay, di po ba, mga anak, or mga grandparents, puro tao lang po. Pag sinabi pamilya, puro tao na lang po yung iniisip natin, yung sumasagi sa isip natin. Hindi po natin talaga naiintindihan yung tinatawag na essence ng family. Dahil bago po magkaroon po ng tao, nandyan na po ang Diyos. Siya po ang simula at siya po yung wakas. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Siya po yung lumikha ng tao. Hindi po pwedeng mamuhay ang tao na walang Diyos. Tanggapin mo man yan o hindi, ang Diyos ay nandyan dahil nauna pa siya sa iyo, kapatid. Okay? Magiging maayos lang po yung mga pamilya ng bawat isa kapag ang Diyos ang pinakasentro ng ating pamilya. Ano po? Siya higit sa lahat ang uunahin natin. Ano po? Hindi yung tayo-tayo lang mga tao. Huwag natin siyang i-disregard. May kasabihan nga po. Ano po? Sabi nila, namuhay kang walang Diyos, pagdating ng araw, mapupunta ka sa lugar na walang Diyos, which is, yun po yung impyerno. Wag na po nating antayin na mangyari yun, mga kapatid ko. Ano po? Una sa lahat, ano po? Talagang ako po tuwang-tuwa ako sa especially sa anak ko, ano po? Sa bunso ko si Jeremy, ano po? Sa kanyang murang edad, turning 4 po this April 26. Natuto na po siyang mag-worship sa Panginoon. Paborito po niyang ulit-ulitin yung still. Ano po? So dapat sa family natin talagang makita ng Panginoon yung takot sa kanya. Ano po? Yun higit sa lahat, yung pagmamahal sa kanya. Kasi yan ang hinihingi ng Panginoon. Talagang ibigin natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong nating lakas at kaluluwa. Ano po? Yun ang gusto ng Panginoon. At pangalawa lamang po, sabi nun, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano po? So, again, ito po yung the best na opportunity, mga kapatid ko, to share the gospel sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng devotion. Kami po, mayroon po kaming devotion. Kung hindi po Sunday evening, mayroon din po kaming Monday evening. Ano po? Nagde-devotion po kami para po ang bawat isa ay lalo pong lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Ano po? So, may kasabihan nga po, much is given, much is required. Binigyan po tayo ng Panginoon na sapat na panahon at oras. Ano po? Huwag po nating sasayangin yun, mga kapatid ko. Ano po? Hallelujah. So, nakikita ko rito, mga kapatid, na this is the best opportunity para po i-share itong gospel. Ano po? So, kailangan na ipakita natin na karapat dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos in terms of soul winning. Sabi nga po sa 1 Corinthians 4:2, those who are trusted with such an important work must show that they are worthy of that trust. So the Lord Jesus Christ is the best example po ng faithfulness sa ating Amang nasa langit. Ang sabi po sa Hebrews 3:2, God made him our high priest and he was faithful to God just as Moses was.
He did everything God wanted him to do in God's house. So dito ang Panginoong Jesus po, nagpakita po siya ng kanyang katapatan sa kanyang Ama. He did everything God wanted him to do. Ano po, kung ang ating Panginoong Jesus binigay niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama, sa pagsunod sa kalooban ng Ama, sabi kung ang walang alipin na higit na mataas sa kanyang Panginoon. So kung ang Panginoong Jesus natin ay loyal sa kanyang Ama, masunurin, dapat ganun din po tayo. So ipinapakita po rito na ginagawa po ng ating Panginoong Jesus ng may katapatan kung ano man po ang atas na binigay sa kanya ng Amang nasa langit. Ano po? So sa mga kasundaluhan po may tinatawag po na obey first, no? Obey first before you complain. Ano po? So sila po, dahil meron pong tinatawag na chain of command ang mga kasundaluhan natin, talagang kahit anong mangyari, susundin po nila kung ano po yung inuutos sa kanila. Ano po? So marami po sa atin, kahit galing na sa Diyos, yung instruction, ano po, hindi na nga nag-o-obey, complain pa ng complain. Yun po yung nakakalungkot. Ano po? Yung instruction galing na sa Diyos, galing na sa Bible, hindi pa rin sinusunod. Ano po? Kaya ngayon, kahit sa gobyerno natin, ano po, hindi sinusunod, marami pa rin yung mga taong matitigas ang ulo. Kaya po, ito nangyayari po, tumatagal po yung pandemic na ito dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Sana sa nangyaring ito, mga kapatid ko, magiging mature na po tayong lahat. Ano po? So, God has a high expectation from us, kaya tayo ay pinagkakatiwalaan niya sa soul winning. So, kagaya ng palaging sinasabi ng ating mahal na pastor, ano, palaging nire-remind tayo ng ating mahal na pastor, if we are not faithful, ano po, in good times, how much more in bad times, ano po. So, dapat noon pa lang talagang ipinakita na natin, inihanda na tayo ng Panginoon sa kung anong mangyayari. So, dapat sa ngayon talagang nahubog na tayo sa salita ng Diyos, preparado na tayo, alam na po natin kung anong gagawin natin, kung anong strategy natin sa pag-share ng salita ng Diyos. Okay, so sa ating buhay Kristiyano, hindi po pinangako ng Panginoon Diyos ang smooth life. Bagkus sinabi niya, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lamang maliligtas. So, ang hinahanap pa rin ng Panginoon Diyos ay ang katapatan o faithfulness. Ang sabi po sa Matthew 24:46, mapalad ang aliping iyon na kapag dinatnan siyang gumawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ano po? Mapalad yung alipin, yung faithful na alipin, yung wise na alipin. Kung siya ay madatnan ng kanyang Panginoon na still ginagawa pa rin yung kanyang tungkulin, consistent po siya sa kanyang ginagawa. Okay, so kahit ano mangyari, manatili po tayong maglingkod sa ating Panginoong Jesus ng may katapatan. Okay, so ito po yung pangalawa nating pag-uusapan, pagiging wise o pagiging matalino. Ito po yung pangalawang karakter kanina ng servant na ito. Yung pangalawa is pagiging wise. Ano po bang definition o meaning ng wise? Having or showing experience, knowledge, and of good judgment. Pangalawa, alert to or aware of something. So, napakahalaga po ng wisdom. Ito, pinag-usapan natin ito, yung pangalawang karakter, pagiging wise, itong alipin na ito. Napakahalaga po ng wisdom para sa ating mga tao. Ito po yung kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. No? So, tayo po ay pinagkatiwala ng Panginoon na ng mga kaluluwa na ating pangangalagaan. Okay? So, nakakalungkot na marami pong mga mayayaman, okay? Sikat, makapangyarihan, but sad to say na nadadaya pa rin po sila ng kaaway. Maraming mayayaman, hindi din na naunawaan pag nagbasa sila ng Bible, wala po silang naiintindihan. Ano po? At makikita nga po natin ano, sa balita, lalo na sa mga mayayaman o mauunlad na bansa, ano, mga kapatid ko, marami pong mayayaman na nung sila po idapuan ng COVID, yung kanilang kayamanan, wala pong nagawa. Okay? So, makikita natin na hindi po kayamanan yung kailangan natin dito sa mundo. Isa po sa mga karakter na kailangan natin is pagiging wise o pagiging matalino. Ano po? Okay, so, maraming mga tao yung kanilang prinsipyo, bago man lang ako mamatay, magkaroon ako ng ganito, makapunta ako ng ganito, ma-achieve ko man lang ito. Ano po yung na kanilang prinsipyo bago mamatay? So, nakakalungkot, no? So, talagang lack of wisdom. Okay, wala sa kanila yung karunungan ng Diyos. Okay, so, sabi sa Romans 22, ano po ba ang sinasabi ng Panginoon sa Romans 22? Claiming to be wise, they became fools. Dahil sa kanilang labis na pagmamarunong, sila po ay naging mangmang sa harapan ng Diyos. Ano po? Yun ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko. Ano po? Dahil sila po ay wala silang karunungan na nagmumula sa Diyos. So, nais po ng Panginoong Diyos na mamuhay ang bawat isa ng may
katalinuhan. Ang sabi po sa Ephesians 5:15, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino. Yun ang nais ng Panginoon. Mamuhay tayong katulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangmang. So, paano po ba natin ma-achieve yung wisdom na tinatawag, mga kapatid ko? Okay, lalo na po sa mga nanonood na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, basahin po natin sa Proverbs 1:7. Ganito po yung sinasabi, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kailangan magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Dahil pag nagkaroon na po tayo ng banal na takot sa Panginoon, ano po doon, maiisip natin na okay, isang araw pala, huhusgahan pala ako, hukuman pala ako ng Panginoon. Paano kapag hindi ako ligtas? Doon ka mag-start kasi na mag-iisip. So, paano mo ba maliligtas ang iyong kaluluwa? So, you will start reading the Bible, makikinig ka mga preaching, mga salita ng Diyos, at doon po papasok yung katalinuhan. Doon po natin matutuklasan ano po, na ang kaligtasan po pala ay hindi makukuha sa reliyon, hindi mo ka makukuha, kapatid, sa pagiging mabait. Yun ay makukuha mo lamang sa pananampalataya sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So doon po papasok yung wisdom, ano po? So una, you have to have a fear of the Lord. Kasi sapagkat ang totoong matalinong tao po ay una niyang nililigtas ang kanyang kaluluwa. Hallelujah. Okay, so makikita po natin sa ating teksto na ito na namahala po yung alipin na ito ng may katalinuhan. Okay, so kaya nga po napakahalaga ng katalinuhan sa ating mga Kristiyano in terms of soul winning. Ano po? Naniniwala ako dito kaya sinabi ng Panginoon na matalino itong alipin na ito dahil ginamit po niya ang kanyang katalinuhan, ano po, para ma-win yung loob ng kanyang mga kapwa alipin. Ano, nakuha niya yung simpatya ng kanyang mga kapwa alipin dahil sa ginagamit niya kanyang lakas, kundi ginagamit niya ang kanyang katalinuhan. Ano po? Marunong siya, in short, marunong siyang makisama. Alam po niya kung paano pakikitunguhan. Alam niya po kung paano i-handle ang kanyang mga kapwa-alipin. Ginamit po talaga niya ang kanyang katalinuhan. Ano po? Sabi sa Matthew 10:16, we have to be wise as a serpent and be harmless like a dove. Maging matalino kayo kagaya ng ahas at maging harmless. Sabi dito, tayo ay talagang sabi dito, meek. Sabi niya, isa ibang salin. Ano po? Maging harmless like a dove. Ano po? So very applicable po ito sa panahong ito. Kailangan yung tinatawag na kahinahunan, maging mahinahon po tayo. Dahil po mahalaga po sa Diyos. Again, napakahalaga po sa Diyos yung kaligtasan ng kaluluwa, mga kapatid ko. Gamitin natin ang ating katalinuhan at ang ating kahinahunan. No, hindi kailangan na kailang pepersahin mo yung tao. So kailangan magkaroon po tayo ng strategy para pumawin natin ang mga souls ng mga tao. So marami po sa mga tao, okay, mga Christians, yung nahihirapan po sila na ma-win ano po yung kanilang kapwa tao dahil sa kawalan ng kaalaman in terms of soul winning. Sabi nga, we have to be informative and do not be combative. Ano po? Wag yung sabi nga nila, manalo ka man sa argumento, mga kapatid ko, kung hindi mo ma-win yung tao. Ano po? Okay, so still defeated pa rin po ang ating mga purpose. Ano po? So, wag po natin silang i-oppose kaagad. Ano po? Magkaroon tayo ng mga strategic plan para ma-win natin itong mga tao. Gamitin natin ang ating katalinuhan. Kailangan maging mahinahon at kailangan natin ng pasensya, mahabang pasensya pang sa mga kapatid natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ano po? Kasi napakahalaga na ma-win talaga natin yung kanilang kaluluwa, ano? Kasi we are in the business of soul winning, mga kapatid ko. Ano po? Sabi sa Santiago 3:17, ngunit ang karunungan na buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, talagang mapagpakumbaba. Yun po isa sa mga kaakibat po yan ng pagiging wise. Okay? Walang pagpapaimbabaw, ano? Merong humbleness na tinatawag. So dapat nating tandaan na kung paano tayo pinagtiyagaan ng Diyos, okay, bago tayo makakilala sa Panginoon, ganun din po natin pagtiyagaan yung mga tao sa paligid. Again, napakahalaga po ng kaluluwa ng bawat isa, no? Yung lahat ng mga taong ililigtas ng ating Panginoon. So ibigay natin ang ating buong katalinuhan ng may kahinahunan, ano po, para at talagang mahabang pasensya sa pag soul winning, mga kapatid ko. Dapat nating tandaan na ang Diyos po ay
siyang nagbabago ng tao. Hindi po tayong nagbabago. Ang trabaho lang po natin ay magbahagi po ng salita ng Diyos. Okay? So again, napakahalaga ng karunungan para sa atin. Okay, so hindi nakapagtataka na ito po yung hiningi ng Haring Solomon. Ano po? Sa doon po sa may Samuel, hiningi po niya gitsalat is karunungan. Sabi sa Kawikaan 3:13-14, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niyaon ay maigi kaysa dalisay na ginto. Ganun po kahalaga yung karunungan. Okay, ang sabi po sa Kawikaan 3:19, nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan at itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Okay? So nakikita po natin ang kahalagaan ng karunungan, at kung nais po natin magkaroon ng karunungan, ano po ba ang dapat natin gawin? Sabi sa Santiago 1:5, ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Okay? So kaya po, pakanaisin po natin mga kapatid ko ang magkaroon ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Okay, pangalawa, pag-uusapan po natin mga kapatid ko, the responsibilities given. Ito po yung mga tungkulin na ipinagkatiwala ng kanyang Panginoon sa alipin. Una, to rule over his master's household. Pangalawa, to feed his fellow servants. Okay, pag-uusapan natin ito, to rule over his master's household. Okay, ibig sabihin po nito, God has entrusted us or has given us authority and dominion as his children. Okay? And he is expecting us to put it into practice. Ano po? Sinabi sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, meron na po tayong karapatang maging anak ng Diyos, mga kapatid ko. Naalala ko po kahapon, ano, pinost ko ulit ito sa group chat ng aming clan. Ano po, kasi kailangan talagang, sabi ko sa kanila, para mas mabilis ang tugon ng Panginoon sa panalangin, kailangan nilang tanggapin si Kristo para sila man ay maging anak ng Diyos. Ano po? Ngunit madalas na nakakalimutan po natin na tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabi nga po sa Ephesians 2:6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Wow! So, sabi ng Panginoon dito, upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, tayo yun po ay namumuno na rin sa nakasama niya sa kalangitan. Meron po tayo tinatawag na authority and dominion. Kaya po talagang i-put in practice po natin ito. Kasi nakakalungkot mga kapatid ko, tayo paminsan na mga Kristiyano yung una-unang natatakot sa COVID-19 na ito. Ano po? Maging masunurin po tayo, pero dapat meron po tayong authority. We have to rebuke. Ano? Gagamitin natin ang ating authority. We have to rebuke it in the name of our Lord Jesus Christ. Ano po? At talagang prayer po ang panlaban natin. Ano po? Dito sa COVID-19 na ito. So, ito ang una dito, to rule over his household. At pangalawa po na pinagkatiwala sa kanya dito, to feed his fellow servants in due season. So, naniniwala po ako dito na ibig sabihin ng Panginoon dito, okay, this is about spiritual food. Sabi dito, yung pangalawang tungkulin po is to feed his fellow servants in due season. So ito po yung pag-feed natin sa mga tao ng spiritual food. Isa, nais po ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang mga lingkod ay nagsaserve o naghahain po ng pagkain spiritual sa tamang kapanahunan. Okay? So meaning it should be timely, hindi po nauuna, hindi po nahuhuli. Dapat it should be on perfect timing. Okay, at ito po, naniniwala po ako na ito po ay may kinalaman sa pinag-usapan natin kanina. Ano po? So again, dapat nating tandaan, in God's business, maging matalino po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat kaligtasan po ng kaluluwa ang nakasalalay rito. Ano po? So dapat maging mahinahon at matyaga po tayo sa mga kaluluwang ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. At huwag po tayong maging masyadong emosyonal, mga kapatid ko. Ano po? So, huwag maging masyadong emosyonal. Sabi nga po palagi ng ating mahal na pastor, ng ating head pastor, ano po, kailangan sa paglilingkod, kailangan po na kapalan mo ang iyong mukha at sementuhin mo po ang iyong dibdib. Dahil hindi po lahat ng iyong maririnig ay pabor sa'yo. Hindi lahat ng response ng tao ay pabor sa'yo. Ano po? So, kailangan talaga gamitin mo ang iyong mahabang pasensya. Talagang, kasi kung masyado po kayong emosyonal, ano po,
So, talagang madidistract po kayo mga kapatid ko. Ano po? So, maapektuhan ang inyong emosyon at ang inyong pag-iisip. Eventually, ay maapektuhan din. So, kailangan huwag po tayong masyado maging emotional. Huwag po masyado maging sensitive. Kung ikaw ay masyado emotional, kay check na yung ihahain mo na spiritual na pagkain. Naniniwala talaga ako rito na ito ay maapektuhan. Ito ay maaaring maging matabang. Ang ihahanda mong pagkain, maaari itong maging matabang, sobrang pait, at masyadong maanghang. Ano po? Kung talaga masyado tayong emotional, ano po? So, kailangan po na i-set aside natin ang ating emotional. Dahil po yung ating Panginoong Jesus, kung naging emotional po masyado ang ating Panginoong Jesus dahil siya ay Diyos, nung siya ay ininsulto, wala pong kaligtasan na nangyari sa atin. Ano po? So, i-set aside po natin yung ating emosyon sa paglilingkod. So, check na hindi na rin ito nasa tamang panahon yung pagbibigay ng pagkain, dahil po may posibilidad na madali ang pagbibigay ng spiritual food kapag nauna po yung ating emosyon. Dahil may tendency na kapag yung tao na nagpalaging nag-oppo sa atin ay maisipan mo siya, no? Sabi, ihuhuli ko na lang itong tao at saka ko na lang sisiran kasi palagi naman akong ino-oppo ng taong ito. Ano po? So may tendency na, sabi ng Panginoon, dapat sa tamang kapanahunan po yung pagbibigay ng pagkain. So iset aside yung emotion para patuloy maging consistent po yung pagpapakain natin ng spiritual food po sa mga tao. Ano po? Okay, so dapat natin malaman na lahat ng ating ginagawa, mabuti man. Okay, so dito na po pala tayo sa ating third and last na topic. Ito po yung tinatawag na the consequences. Okay, so kanina pinag-usapan natin na kung ano po yung mga obligasyon na ipinagkatiwala ng Panginoon. Ano po? To sa pangatlo naman po, the consequences. Ano po? Makikita natin ito yung sinabi ng Panginoon kanina, no? Kung ano yung magiging kahihinatnan, ano po, nung base sa kung ano yung magiging responses po ng tao, yung alipin ito, kung siya ay magiging tapat o siya ay magiging masamang alipin. Sabi sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya ay nabubuhay sa daigdig na ito. Ang bawat isa talaga huhukuman yan ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, ito po pag-uusapan natin. Ano po ba yung consequences base sa paghuhukom ng ating Panginoon? At base rin po ito sa kung anong response doon sa atas o sa tungkulin na ibinigay sa alipin. Una, pag-uusapan natin dito, the consequence for the good servant. Ano po ba yung sinasabi sa verse 46 to 47, okay, ng ating teksto? Sabi dito, blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Okay? Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. Okay? Sabi ng Panginoon dito, blessed is that servant, no? Pag siya ay naabutan ng kanyang Panginoon na consistent sa kanyang ginagawa, he will make him ruler over all his goods. Ang sabi ng Panginoon, okay, sa Matthew 25:34, okay, napakaganda po nito. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ano po? Ito po yung sinasabi ng Panginoon doon sa magiging tapat, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Okay, napakasarap po na mapakinggan nito mula sa ating Panginoong Jesus. Ito po, napakaganda nito. Well done. Ano po, sana po lahat ay makapakinig po nito mula mismo sa ating Panginoong Jesus. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Wow. Hallelujah. Ano, no? Talagang maging matapat lang po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? Marami pong magagandang bagay na inihanda ang ating Panginoon sa lahat na magiging tapat sa Kanya. Ang sabi po sa 1 Corinthians 2:9, ganito pong sinasabi, but as the scripture says, no one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined that God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ng mata ni, hindi pa naririnig ng tainga. Lahat ng inihanda ng Panginoon sa lahat ng umiibig sa Kanya. Talagang wow, amazing, hallelujah. So talagang
napakaganda, kaya nga tinatawag siyang faith dahil alam natin na kahit hindi natin siya nakikita, talagang kiniklaim po natin na ito ay totoo na mangyayari, kagaya po ng mga prophecies po ng Panginoon na nangyayari na po. So panghawakan po natin itong mga promise ng Panginoon kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya. And last, sabi dito, the consequence for the evil servant. Ano po ba ang magiging konsekwensa? O ano bang mangyayari doon sa alipin kapag siya ay magiging masama? Sabi po, the master of the servant will come on that day when he is not looking for him and at an hour he is not aware of, and will cut him in two and appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. In short po, itong masamang alipin po na ito, siya po ay itatapon po sa dagat-dagatang apoy. Okay, yun po yung tinatawag natin na ikalawang kamatayan. Yun po yung impyerno. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Revelations 21:8, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Ito po yung mga tao na duwag, ayaw nila, alam nila kung anong katotohanan pero ayaw nilang magbahagi ng salita ng Diyos. Taksil, hindi sila tapat sa Panginoon. Ano po? Dahil yun po ang hinahanap na isa sa mga karakter na hinahanap ng Panginoon, pagiging tapat. Okay? So malagim ang kasasapitan ng mga duwag at taksil, sila ay ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ano po? Sabi sa Ezekiel 3:18, if I say this, evil people will die, then you must warn them. You must tell them to change their lives and stop doing evil. If you don't warn them, they will die because they have sinned. But I will also make you responsible for their death because you did not go to them and save their lives. So hindi ka rin puligtas. Ano po, kung hindi ka magbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao na nilalapit sa iyo ng Panginoon, pag alam mo po na ang taong ito ay nanganganib, kailangan mong gampanan. By hook or by crook, kailangan mo pong gampanan ang iyong tungkulin, ano po, na inaatas ng Panginoon, dahil hindi ka rin ligtas kung sila po ay hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kung hindi sila nagbago ng kanilang mga masamang lakad. So sa atin po, pinagkatiwala ng Panginoon ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Kaya gawin po natin ang ating kaya, okay? Gawin po natin ang ating mga tungkulin ng may katapatan at may katalinuhan, at maiiwasan po natin ang parusa na nakaambang para sa atin. Ano po? Hallelujah. So, ito na po. Ano po ba yung mga itinuro ng Panginoon? Dito na po tayo sa ating conclusion. Ano po? Dito sa ating pinag-aralan. Ano po? Sa Matthew 24 verses 45 to 51. Ano po? So, makikita natin dito na ipinakita po ng Panginoong Diyos, ano po, na talagang mahalaga po sa Kanya ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat tao. Kaya nga po inalaw niya yung COVID-19 na ito, yung pandemic na ito, for the preparation ng second coming ng Panginoong Hesus. Dahil pag binigla na bumalik yung Panginoong Hesus, sinabi na ng Bible, ng banal na kasulatan, ano po, walang nakakaalam. Ang tanging ang Ama lamang ang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. No? So marami talagang hindi maliligtas kung biglaan siyang bumalik, na hindi nangyari ito, hindi natin alaman na meron pala tayong mga kaluluwa na dapat iligtas. Marami talagang mapapahamak. Ano po, talagang i-grab natin itong opportunity na ito, mga kapatid. Ano po, para po mag-share ng salita ng Diyos. So, itong nangyari na ito, nandito na ito. So, ang magagawa lang natin, gampanan natin ang ating mga tungkulin ng may katapatan, ng may katalinuhan, ano po, ng may kahinahunan. Okay, habaan pa natin yung ating pasensya. Binanggit ng Panginoon, okay, sa banal na kasulatan, talagang sinabi ng Panginoong Hesus, tanging ang Ama lamang ang nakakaalam kung kailan siya babalik. So talagang maging consistent po tayo sa ating paglilingkod. Yun po ang hinahanap niya. Hindi yung parang isang trabahador na panaitingin sa kanyang orasan para lamang mag-antay ng break time. Hindi po ganun. So we have to be consistent po sa ating paglilingkod. Ano po? Sabi nga noon kanina, nung maswerte tayo nakapag-dinatnan tayo ng ating Panginoong Hesus, na tapat pa rin tayo sa ating ginagawa, ano, at tayo ay consistent sa ating ginagawa, ano po, at ginagawa natin ito ng buong puso. Ang mahalaga po, mga kapatid ko, okay, madatnan tayo ng ating Panginoong Hesus na tapat pa rin sa Kanya at ginagampanan ang ating mga tungkulin. So, as servants of Christ, just do your job. Yan po yung mensahe sa atin ng Panginoon sa oras at sandaling ito, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko may mga kapatid pa tayo dyan na alam ko na yun. Kung hindi mo pa
tinatanggap ang Panginoong Jesus sa mga oras at sandaling ito. Huwag ka nang magsayang pa. Sabi sa Proverbs 27:1, huwag mong ipaghambog ang bukas. Hindi mo alam kung anong mangyayari. So ngayon po ang pinaka-perfect na panahon para tanggapin mo si Jesus. Ano, sabi ng Panginoon din kanina doon, katalinuhan, mamuhay kang may katalinuhan. At ang totoong matalinong tao, una sa lahat, nililigtas niya muna ang kanyang kaluluwa, hindi ang kanyang physical na katawan. Sabi nga, kahit umabot ka man ng 120 years dito sa lupa bago ka mamatay, okay, nakakalungkot nga, baka hindi ka nga abutin ng 80, kapatid ko. Ano po? Pero yun ang nakakalungkot, kahit tumanda ka man na mamatay dito sa lupa, ano po, kung hindi naman ligtas ang iyong kaluluwa, still useless po yun, mga kapatid ko. Dahil ang paghihira po sa impyerno ay eternity, walang katapusan. Sabi nga nila, what goes in hell stays in hell. So huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, kapatid ko. Tanggapin mo na si Kristo sa mga oras at sandaling ito. So, kung ikaw ay handa na tanggapin si Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso, handa mo na siyang papasukin, sumabay ka sa akin sa aking panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming amang nasa langit. Panginoon, alam ko po na ako ay makasalanan at nangangailangan po ng kapatawaran. Panginoon, maraming salamat po at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para mamatay sa krus, ibuhos ang kanyang banal na dugo, para maging katubusan sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, O Diyos, sa lahat ng aking mga pagkakasala mula nung ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagsasakripisyo mo ng iyong sarili para lamang sa akin. Sa mga oras at sandaling ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka, Panginoong Jesus, sa aking puso, sa aking buhay. Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at ikaw ang maghahari sa akin habang ako'y nandirito sa salibutan na ito, Panginoon ko. Ikaw ang mag-guide, ikaw ang manguna at ang iyong banal na espiritu ang siyang sumaakin, Panginoon, para ako ay mamuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon ko. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa katugunan mo, Panginoon Lord God, sa kaligtasan, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon Lord God, ng aking mga kasalanan, Panginoon, na hindi ko kaya, Panginoon Lord God, sa aking sariling lakas at talino, sa aking kabutihan o sa reliyon, kundi sa iyo lamang, Panginoong Jesus, matatagpuan. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. So kung ikaw ay sumabay sa panalangin na yun, kapatid, i-claim mo na ikaw ay isang anak na ng Diyos, mamuhay ka, sabi ng Panginoon, huwag ka nang magkasala. Ano po? Mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. So, bago tayo magtatapos, mga kapatid ko, magpipray lang po ako. Isaselyuhan lang po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Dakilang Diyos, purihin ka. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord God, sa araw na ito, O Diyos, na iyong ipinakaloob sa bawat isa upang ang bawat isa iyong mapalakas, ma-remind, Panginoon Lord God, ma-rebuke, Panginoon, masansala sa aming mga maling gawain, Panginoon Lord God, at kami, Panginoon Lord God, ay pangaralan o turuan, Panginoon o Diyos, upang lalo ka pa naming makilala, upang lalo pa kaming lumago, O Diyos, sa pagkakilala sa iyo, Panginoon Lord God. Panginoon, we pray, Panginoon Lord God, na sa mga oras na ito, Panginoon, na lalo mo kaming tulungan na maging loyal, Panginoon Lord God, sa aming paglilingkod sa iyo, maging consistent kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon Lord God. Talagang kami po, Panginoon Lord God, ay maglilingkod ng may katalinuhan. Aalagaan namin, O Diyos, yung mga kaluluwa na ibinigay mo sa amin ng may katalinuhan, may kahinahunan, Panginoon Lord God, at may mahabang pasensya, Panginoon, para sa kanilang kaligtasan, Panginoon, at ganoon din po para sa aming kaligtasan, O Diyos. Panginoon, we pray, Panginoon, na kung anuman ang mensahe mo sa araw na ito, O Diyos, Panginoon, we pray na hindi ito maagaw ng kaaway sa aming mga puso, bagkos ito ay sisibol, Panginoon Lord God, ito ay lalago at ito po ay mamumunga, Panginoon Lord God. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nanood, Panginoon Lord God, sa iyong gawain na ito, Panginoon, bless everyone physically, financially, Panginoon Lord God, huwag mong pagkukulangin, Panginoon, lalo na sa panahon ito ng krisis, Panginoon, abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa, Lord God, patuloy mong balutan ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, ang bawat isa, Panginoon Lord God, patuloy mong pagpalain, lalo na spiritually, Panginoon Lord God, lumago talaga kami sa pagkakilala sa iyo, O Diyos, gawin mo ang bawat isa na lalo kaming maging mapanalanginin, Panginoon Lord God,
at lalo kaming maging mapagkumbaba sa iyong harapan sapagkat nalulugod ka, O Diyos, sa mga taong nagpapakumbaba at may takot sa iyo at may pag-ibig sa iyo. Panginoon, maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid ko, ito po si Brother Gerald Finita ng Jesus Christ, the Door of Blessings Incorporated. God bless po sa bawat isa, mabuhay po tayo. Ingat po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Shalom.